progress, no, sasagot lang po tayo sa ilang po mga katanungan. Yan, tungkol po sa mga Latin ay tinatato po sa katawan po ng isang spiritual, no. Yan. Base po sa ating po mga nalalaman, nasasagutin po natin yan kung bakit ang isang spiritual nagpapatato ng mga Latin samantalang spiritual naman siya. At saka meron po siyang mga gamit, ano, halimbawa kung ano pa po mga gamit ng isang spiritual, bakit nagpapatato pa? Ayan, sasagutin po natin yung katanungan niya, ano. At saka ito po ano, no, itong yung mutya po ng linta, no, meron pong kasing kumuha ng linta, no, hindi naman sa atin, sa tropa po natin na utol, no, ng linta na kanya pong nilimos, nilimusan, eh kanya pong itinapon, ano, sapagkat ang kanya pong iniisip, ano, na baka raw humigop ng mga sakit tapos mapunta sa kanya, no. Kaya yung linta na ilinimos niya sa isa natin utol, yan tinapon niya, sayang naman. Ay, yung ganito po, ano, yan, ganito po linta. Papaliwanag po natin kung bakit hindi dapat itapon yung ganito, ano, sapagkat yun niya po sa ano niya, no, sa paniniwala niya na baka raw humigop ng mga negatibo, mga sakit tapos mapunta sa kanya. Ay tinapon niya yung linta. Pero hindi naman sa atin, yung sa tropa po natin, mga utol. Doon, tungkol naman po doon sa tattoo, ano, ang tattoo po kasi, ano, isang spiritual na may mga gamit tapos nagpapatatupan ng mga Latin, ano, katulad po na inyong pong lingkod. Ayan, yan si, yan, talagang may mga tattoo po tayo, ano, yan, sa mga nanonood po sa mga vlog po natin. Yan, nagubad na po tayo rito, nag-alis po tayo ng damit, nag-vlog tayo. So, makikita na po yung mga tattoo po natin sa katawan. Yan, sample na lang po yan sa mga braso. Yan. Kung bakit po nagpapatato ang isang spiritual, samantalang nananalangin po siya, tapos meron po siya mga gamit, mga material, tapos sasamahan pa ng tattoo ng mga natin sa katawan. Yan, ang ano po kasi, ano, ang paliwanag po dyan sa mga tato. Kasi ang isang ano, sa isang spiritual, kaya po nagpapatato yan, ano, sapagkat pinaniniwalaan po kasi, ano, pinaniniwalaan po namin na halimbawa po eh, kayo po eh maliligo. Siyempre wala po kayong mga gamit ng mga suot-suot. Yan. Ang paliwanag po rin, ano, yung tattoo kasi, kaya po tinatato po yan sa katawan ng isang pong spiritual, sapagkat halimbawa po eh ang isang tao na spiritual eh naligo, tapos meron po siyang pinasok po siya rin sa kanya po pinaliliguan ngayon, tapos wala po siyang suot ng mga pandipinsa. Halimbawa po, yung katulad po nito, yung mga quintas na bako. Tapos wala po siyang bakos, wala po siyang sinturon, wala po siyang purong. Ang tattoo po kasi, kapag yan po kasi nakatato, yan po yung buhay. So kahit wala po siyang suot na material, kapag siya po ay may tattoo, pinaniniwalaan na pagdating po sa mga ganon na sako na siya po yung maliligtas, ano. Yan. Kaya nga po yung iba pong tato, iba-iba po yung pinatatato, ano. Meron pong pinatatato na Latin na tungkol sa mga barang, ulam. Meron naman pinatatato na pangubol, na orasyon ng mga pangubol na o kabal sa katawan para hindi siya talaban ng matulis sa kamatalas. Tapos may mga orasyon naman na pinatatato na hindi po putok yung baril, hindi ang gatilyo, ano, hindi nakakasa ang gatilyo. Meron man pinatatato na lihis yung panipas,
pumutok man, pero less po rin sa tao. Iba-iba pong klase ng mga tattoo na ipinatatato po sa katawan, ano, conforme po sa nagpapatato kung ano ang kanyang gusto. Pero advice ko lang, ano, sa mga spiritual, no, lalo-lalo na po sa amin po sa Harim Bakal, no, na dapat pag kayo po nagpatato ng mga ayan, mga Latin, dapat kumonsulto po kayo sa inyo pong mga blizzard, ano, mga maestro ninyo. Kumonsulto po kayo, tanong nyo po sa kanya kung anong dapat na itato. Hindi po yung may nakita po kayong talandro, may nakita po kayong orasyon, alam nyo maganda, ipatatato nyo, hindi po ganun, ano. So dapat piling-pili lang po yung pinatatato sa katawan. Kung yan po halimbawa, kung pangubol, panipas, disk communion sa baril, o laban sa kulam, sa barang, tapos o kaya sa mga engkanto, no? Hindi po kayo maligaw pag kayo po nasa gubat, kapag kayo po yung may tatuna. Pero dapat po kumukonsulta po kayo sa mga blizzard o mga nakakataas po sa inyo. Sila po ang magbibigay po ng advice. Sila po ang magsasabi, "Atol, ito yung magandang itato para sa iyo." Hindi yung may nakita pong libreto, halos lahat ng nakalagay doon sa libreto ay patato. Yan, eh, pag pinatato nyo po yan, eh, parang tulad na yung lingkod, parang comics na po yung lingkod. Yan, parang ano na, parang dyaryo na. Ayan. So, kailangan pilin-pili lang po yung pinatato. At saka yung, pag, yung mga tato po niyan, yan po inaalagaan po yan, ano? At, hindi po sinasabang una. Sabihin, kapag kayo po yung may tato na, pagkatapos nyo pong makipag-niig sa isang babae o makipagtalik sa isang babae, kailangan kayong maligo. Hugasan po ninyo ang inyong katawan para hindi po nasasalaula ang mga tato. Yan pong paghahandling po na hindi po sinasalaula ang mga tato. Ngayon, sa nagtatanong, paano daw bubuhayin ang tato? Yan, kasi sa spiritual, no, sa mga spiritual, ang panalangin po ng isa pong spiritual, dyan na rin po yung pakain sa mga tato. Yung kanya pong panalangin sa araw-araw, 6 to 6, yung mga ganun, yan na rin po, sabay na po yung pakain puro sa mga tato niya, tapos pakain puro sa mga kanya pong mga material na gamit. At siyempre, ano na rin po yun sa ating pong Panginoon bilang obligasyon sa mga ganyan. So, ayan po, no? Sana maunawaan po, no? Sa siyempre, pagka hindi naman po kayo spiritual, eh, hindi po kayo magpapatato ng mga Latin. Ayan, at delikado po yan, mahirap po yan. Siyempre, ang nagpapatato lang po niya yung mga spiritual. Halimbawa, kung ano man mga sikta, ayan, ulan na halimbawa, mga Harim Bakal, Alpha Omega, Ilaga, Sagrado Corazon Senior, ayan, eh. Tapos, kung ano-ano po mga sikta, no? Ayan. Pero karamihan po talaga niyan, lalo na po sa tropa po namin, sa Harim Bakal, talagang marami po talaga. Hindi naman lahat, mayroon din naman kasi mga utol, na ayaw magpatato po sa katawan. Yan, panalangin lang siya, tapos sa mga material, yun lang, pero yung tato ayaw, yung iba. Pero karamihan po, gusto po ng magpatato. Kasi pag natikman po ang karayom, yan, kasi pagka magaling na po yung tato, siyempre makatina. Hanap-hanapin na naman po yung puso po ng karayom. Kaya po yung isang spiritual, yung katawan niya, tad-tad po ng tato. Kasi pag gumagaling na po yung tato, makati na yun, eh. So, pagka makati na po yung tato niya, so hanap-hanapin niya naman yung tusok ng karayom. Kaya dumadami po yung katawan ng isang spiritual. Pero yan naman po, eh, maganda naman po yan sa isang spiritual. Pero mas maganda po sana, eh, kung yung mga tato, eh, yung hindi po nakikita, yung tago lang po na nakukubiran po naman.
Mas maganda po yan, no? Kung sa atin, eh, nakikita, no? Ganun pa man, wala tayong magagawa. Pero kung sa ngayon, magpapatato ako, dito lang sa loob ng katawan, yung hindi ko makikita. Para hindi po halata. Ayan. So, ito dito naman, ano, saan mo nawaan, saan nag-ano, sa nagtatanong sa tungkol po sa mga tato. Siyempre, pag hindi ka spiritual, hindi ka magpapatato ng mga lapin. Patato mo yung mga may mga ano, yung may marami namang klase ng pantato, ano, pwede ka mamili na iba. So ang nagpapatato lang po natin spiritual. So, ayan. Dito naman po ano sa ito sa linta. Ang alam ko po rito ano, ang inihigo po nito good energy o maganda po inihigo. Hindi po siya umihigo po ng mga negatibo tapos yung magtatangan po sa kanya, mapupunta po kung ano mo, mga sakit po. Ano, hindi po ganun. Kaya nga po ito natawag na lucky charm. Kaya ginagamit nga rin po sa nilusyo yung mga ganito. Yung linta na yun, mga ganyan. So, hindi po siya umihigop ng mga negatibo kung sino nag-alaga sa kanya, yung mga sakit, pagpunta po, or hindi po. Ang inaano lang po nito, lucky charm, ayan. Ang higop po nito, yan, yung mga good energy po, ano, hindi po bad energy ang inihigop. So, hindi po siya manakatakot na mag-alaga po ng mga ganitong mga klase, mga kalikasan. Siyempre, alagaan po natin. Katulad nga po nito, alaga ko, ayan. Ayan, nakababad po sa tubig yan. Ang medyo matagal na rin po kasi ito eh. Habang tumatagal po sa lumalaki. Nakababad po sa tubig. So ayan, no. Ayan, siya nagtatanong ano, sa tungkol sa tato. Ayan, sana maunawaan yung sinabi po natin. Kapag hindi po spiritual, hindi kayo pwede magpatatuman yun. Marami naman po mga pwedeng itato, mga art, kung ano-ano. Kung isang spiritual, siyempre, pipili mo yung talagang tato na Latin. Pero dapat kumukonsulta po muna kayo sa mga nagtatato, sa mga hindi po mga maestro, blizzard, o ano pa man tawag niyo. Para siya po lang, sila po ang mag-advise, sila po magturo, ito yung tato na bagay sa iyo, mas maganda. So ayan, no, salamat po ng marami, ano, pasensya na po kayo, lang po tayo nakapag-upload. Ayan, God bless po sa atin po lahat.